good afternoon. Nandito pala tayo guys sa farm. Marami pong oranges dito. Malapit na po namin ito pipitasin. Hopefully next week. Kasi gusto pa talaga nila palakihin. Grabe ang daming bunga ng oranges ngayon. Maganda rin po yung mga puno kasi hindi masyado bushy. So pag ganito, maganda ang harvesting. Maganda rin po ang kitaan. So anyway, marami po silang ditong lemon. Yung farmer. Makikita po natin, lemon pa ito, grabe talaga yung bunga. Grabe po kung makabunga dito yung lemon dito sa Australia or mga prutas, oh. Very sagana na sagana talaga, oh. Mataas po yan na ro. Ito, oh. Open up na open up. Actually, maganda to pag pitasin mo kasi marami yung bunga. Very open po yung puno. Ibig sabihin, madali lang maka-access. Madali rin din pitasin siya. Grabe ang dami. Tapos ang lalaki pa. Ang lalaki ng lemon. Maglalakad tayo. Malaki kasi dito na farm, oh. Sobrang dami ng puno. So, ang problema po ito, sabi ng farmer, ay hindi raw nila ito pipitasin. So, siguro dahil hindi masyado maganda yung kulay niya or ibang quality ang demand ng supermarket. So, makikita po natin. Ito oh, slowly na po siya nalalaglag. Nalalaglag po siya. Slowly po ito lahat. Eventually, lahat ng lemon dyan ay mahuhulog lang po yan. Mahuhulog lang po lahat sa ground dahil hindi po ito pitasin ng farmer. And yes, sayang na sayang talaga no. Kasi mahal din to bilhin sa supermarket. And then kung isipin mo, napakadaming lemon po talaga. Ayan oh. Sayang na sayang po siya. Ganto po talaga yung farmer sa Australia. Pag hindi na po nila pipitasin yung prutas, pag hindi sila magkakapera or mahirap po ibenta, ganto po talaga ang nangyayari. Pinapabayaan na lang nila sa puno kung mabubulok po ito or mahuhulog lang lahat sa ground. Marami po akong cases na nakikita na ganto na farmer sa Australia. So, syempre, very organic din yung lupa kasi sila din ang magka-benefits, no? Sila talaga ang magka-benefits lahat ng lemon dyan. Nandun mapupunta yung vitamins sa lupa. So, mahirap din po bilang maging taga-farmer. Kasi syempre, pera po yan. Tingnan nyo, oh, napakadaming lemon. Kung ibebenta po natin ito, makailang kahon din po sila. Kasi hanggang dulo po yan eh, hanggang dulo yan. So, pera. Pag taga-farmer ka, ito, pag ganito, ma-arty po talaga yung supermarket. Pag ganyan yung itsura, may mga ganito, dot. Hindi yan tinatanggap ng supermarket. So, hindi talaga sila magkakapera yung taga-farmer. Pero sobrang sayang talaga guys, no? Masarap naman talaga yung lemon, ginagawang juice. Masarap to kung ha-harvesting namin ni David, tapos ibibenta namin. Pero ang tanong, kung may bibili rin. Kasi medyo ma-arty din yung mga taga-Australia dito sa quality. So kung kakainin lang namin, hindi naman namin to mauubos sa sobrang dami. Maglalakad pa tayo doon, no? Sobrang dami, oh. Yung iba, nahuhulog na talaga. Malaki po yung farm dito. So, mostly po talaga yung farmer dito. Pag merong oranges, meron ding ano, lemon. Grabe no, it's so amazing kung gaano kaliit lang yung puno. Ganun sila karami mag-produce ng prutas. Oh, yan oh. Ang dami. So, yung oranges, hopefully next week ay mamimitas na po tayo. So, sama din po ako. So, marami din pong oranges na nahuhulog na sa ground. Kasi hindi po talaga kasi yan sila lahat hihinog. So, para sa akin, pag tagapitas ka ng prutas, normal na normal lang talaga makakita ka ng mga prutas na nahuhulog. Kasi normal lang talaga siya nahuhulog ng kusa, lalo na yung iba ay nahihinog ng una. So, hindi sila lahat humihinog. Pero ayan o, oh, ang daming bunga. Nako kung ano to sa Pilipinas to, wala tong masayang.
Kasi siguro ipamimigay ng mga farmers sa tao para makain, walang masayang. Dito kasi sa ibang bansa, mahirap sila kung magbigay-bigay ng mga pagkain. Kasi sometimes pag ikaw yung nagbigay ng pagkain, ikaw pa yung makakasuhan. Baka nagkasakit yung tiyan nila dahil sa iyo. Sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo ganyan mag-isip. So kukuha tayo ng isa, titikman po natin. Parang very juicy po ito na limon actually. Ibang klase siya na limon talaga, no? So, ayan, oh. Kukuha tayo ng isa. Dalawa pala. Ayan. So, kumuha po ako ng isa. Tingnan po natin kung gaano po talaga kaganda yung quality. Tapos, hindi lang nila pipitasin. Skin lang naman yan, eh. Kaso, ma-arty talaga dito. Uy! Parang binubuksan ko na. Maasim na. Ayan, oh. Ibigay po natin kang David. Maganda po siya kasi hindi maasim. Limonid po siya. At ito pala yung pinitas na akin kanina. Huhugasan po natin dahil gagawa po ako ng limonid. Ayan po, makikita nyo po. Ganyan po yung quality niya. Siguro kasi mostly yung nakikita natin sa supermarket, yung nagkikintab talaga na parang yellow. So ayan po yung mga damage niya kaunti. Gagawa po ako ng limonid, kakahugas ko lang po, so hihiwain po natin. There we go! Over here! I need some yummy! You want more? Gusto niya rin gumawa. Go, darling! Good job, bestie. Nasa kwarto kasi yung kanina, yung ginagawa ko yung kanina. Naglaro sila dalawa ni David. Yeah, it's done. No, there's more. See? Hindi niya ma-squeeze. Go, squeeze it, darling. Strong. Strong hand. Push it. Let me help you. Hold it, hold it. Squeeze it. Squeeze it? Like this. Yeah. Okay, can you do it? Okay, bestie Storn. Okay, let me do it. Let me help you. Like that? Give me your hand. There we go. This is how we squeeze. This is the way we squeeze lemon. Squeeze lemon. Oh, good job. I like it food. Naalala ko sa Pilipinas, palagi ako, kabataan pa ako, mahilig ba ako ng maasim? Mahilig po talaga ako ng maasim. Nilalagyan ko ito ng asin. Bumibili ako ito, tag-dalawang pieces lang ako. No, we cannot use everything because otherwise it's too sour. So, tomorrow again, so drink your water. Good job! Daddy, would you like to drink some lemon? Come here. Me! So, diba? Napakinabangan namin yung limonid. How is it? Not much. I cut this! Nice! Not too sour, yeah. Isn't it? Look at this! Oh, you want to cut that? Uh-huh. Cut that. Ooh! You want more? Yes, please. We're supposed to be Mister. Oh my God! The poor one is here. Keep Marius, keep talking in the camera. Napakinabangan namin yung ano, yung limonid. Oh, ubos agad ni David. Ay naku! Nagkating-kating ka naman, Dodo. Yes, Diyos ko po. Oh. Si Sylvester, wala nang natira sa iyo. Ininom na ni Daddy lahat. Nagawa na lang tayo. Hindi pa naman marami yung kinuha ko kasi kala ko masasayang lang siya.
Yeah, Mark? Alright, next. Nakadalawang malaking baso siya. Yeah, Mark. Kanina, pagod na pagod yan. Ito si Sylvester, napaka-rap sa daddy niya. May malaking tahi pa naman si David. Dinanggal ko lang kanina yung band-aids. Ang laki ng tahi niya. Yung sa skin cancer niya. So, mga ilang days din, hindi siya makapag-work. Dahil sa tahi niya, bawal po siya mamitas ng prutas. Kaya kanina, bumisita lang kami doon sa farm. Didn't put in your eyes? Oh my God! Look at me! Show me! Show me! Oh my God! I'm so sorry! Show me! Are you okay? Yes. Are you okay? Yes, I'm okay. Nilagay ko na pala sa mata. Ang lapit mo kasi. Sorry. The seeds. Lagay ko na yan dito. Take off the seeds. Maraming seeds. I take off the seeds. You take off the seeds? Dami. Eh, inumin mo, darling. Inumin mo. Tingnan nyo guys. Naglalaro na. Thank you for watching, guys. Bye.